Dahil sa dami kong pinagdaan ng mga pagsubok bago dumating dito sa Italy, siyempre iiwan mo yung pamilya mo, ang hirap. Eh dahil napakarami nating kaibigan pagdating sa gardening, ito yung isang paraan para tayo makabawas ba yung lungkot, homesick. Isang mapagpalang araw, isang mapagpalang araw, isang pong mapagpalang araw. Ako po si Lino Mandigma na 22 years na po dito ako sa Italy. Dating elementary teachers ako sa atin sa Pilipinas. Nung nagtuturo ako, maghapong magtuturo ka, masakit sa ulo. Pagdating mo sa gabi sa bahay, magsusulat ka ng lesson plan. Wala kang katapusan ng pag-aaral. Kaya dito, kontento ako dahil yung katawan lang siyempre yung pagod, pero yung isip hindi masyado. Eh hindi basta-basta ang pumunta rito sa Italy. Sobrang hirap. Talagang malaking pera ang kailangan bago ka makapunta rito. Eh sabi ko, may trabaho naman ako sa atin, ba't pa ako pupunta rito? Siyempre kapag yung mahal natin ay nahumiwalay sa atin, kinakailangan gumawa tayo ng paraan para magkasama tayo. Yun, awa naman ng Diyos, yun ang pinagkaloob sa atin, nagkasama kami dito. Kaya kontento ako kahit ang trabaho ko'y katulong, eh anong problema? Basta malinis yung ating trabaho, proud ako sa sarili ko. O sino bang naghangad na gumanda ang buhay? Lahat naman. Unang-una pag dito sa abroad talaga, lahat ng klaseng trabaho gagawin. Ang katulong dito, katulad ko, part-timer ang tinatawag sa amin, oras yung binabayaran dito. Kaya kailangan dito, maliksi ang katawan mo. Ito ang gusto nila eh. Itong pulido ang gawa. Ay tayo maghuhugas muna dito. Dahil sinasabi ito yung salitang bravo. Pag bravo ka, magaling ka, talagang hindi ka mawalan ng trabaho dito. At ang isa pa dyan, hindi lang naman yung ating trabaho. Ako ay isa ding barbero dito. Ito yung ating kaibigan na matagal na atin siyang gugupitan. Dahil dito nga sa Italy, basta ikaw ay madiskarte, pwede kang magkapera, bakit ang hindi? Ang the best sa trabaho dito, lagi ko sinasabi, eh kapag kayo ang trabaho ko sa labas, garden. Yung nagtatabas ako ng mga halaman, nagwawalis, yun ang the best na gusto kong trabaho dahil siyempre doon tayo nasanay. Nakapagtapanhulo tayo ng basura at tayo ay mag-uutay-utay na uli diting magpapawis. Gagawa naman natin ito ng kanal para lalagyan naman natin ito na ngayon ng ating pataba. Dati natin, nagagardin lang ako doon sa isa kong trabaho na kalapit lang ng kanilang bahay, may mga bakante, nagagardin ako doon. Alam nila na talagang mahilig ako. Nakarinig tayo sa ating mga kaibigan, mga kababayan na nagagardin din sila. Sabi ko, paano ba ang pag-apply diyan? Marami dito ang pamahalaan na ibinibigay talaga, may mga bakanteng lottery ito doon sa mga mahihilig magtanim. Ang renta sa isang taon, eh mura lang kung tutuusin dahil nga 30 euro. Mga siguro almost 1,700 pesos, sabihin natin. O yung nagkataon naman, nung mag-apply ako, tamang-tama, ang dami ng bakante. Kaya lang, yung ibinigay sa akin, sabi ko, ay sobrang sukal talaga. Para sa atin to, alam sa bukid, yung kugunan, parang pinabayaan na nung nag-garden. Sabi ko, ay walang problema, basta meron ako, walang problema ito. Ang kagandahan dito, parang ang binabayaran lang namin dito yung tubig dahil ang lakas ng tubig dito. Yun ang importante kapag ka meron tayong taniman. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa na sumusubaybay at nanonood dito sa aking channel. Medyo maasim pa. Nakakuha na tayo ng isang basket na bangkong. From the Filipino. May signboard tayo dito sa garden natin. Bahay Kubo, Orto de Lino. May apat na tayo ditong klase. Talbos ng kamote, may upo, itong ampalaya, at itong ating kangkong. Yung pag-summer dito, yun ang kagandahan. Lumulubog dito ang araw bago mag alas 10 ng gabi. Ngayon, paglabas ko ng alas 5, alas 6, ang haba pa ng oras ko para sa pag-garden. Yung 2 to 3 hours sa garden, napakarami mong magagawa. Mamimitas na tayo ng ating mga ampalaya. Ito yung ating sitaw. Ito yung nakuha natin ngayon, sitaw. Isang basket. Sabihin natin, 22 years na nagtatanim dito.
hindi porke ko ay matagal na dito, alam mo ng lahat, no? Kaya mataba yung lupa na sinasabi ko dahil may winter season dito. Kaya kailangan bago mag-winter, nabungkal na yung lupa. Dahil kapag ka natabunan na siya ng, sabihin natin, ng snow o yelo yan, gumaganda yung lupa niya, yun nakapahinga ang lupa. Kapag dumating na yung yelo, ay napakaganda kapag ito ay nabalot at natunaw na itong ating lupa na ito. Para tayo maghahasik ng palay sa atin nung tayo ay nasa Pilipinas. Pero pagka nakita ko yung mga bunga ng ampalaya, kung upo, ang dami. Ay nako, wala talaga yung pagod ko. Talagang yun, talagang tinitingnan ko muna, binibisita ko muna, iniikot ko muna. Nakakatuwa talaga kapag ka ang mga bunga, napakaganda. Lalaki talaga ng ating kangkong kahit may kainitan ngayon dito sa pwesto natin. Number one natin tanong siyempre, ampalaya. Bakit? Dahil ang ampalaya lagi ang hinahanap ng mga Pilipino dito, mga kababayan natin. Kaya pinakamalawak ko dito, ampalaya. Kalabasa, upo, sitaw, gabi, luya, sari-sari, anumang gulay. Maraming mga Pilipino, ang gusto na yung bulang lang, yung dinding-ding ang tawag ng iba, yung halo-halo bang gulay. Sa pagtatanim, ay isa yan sa ating extra income kapag summer dahil nga, siyempre, sa dami nating tanim, hindi naman natin lahat kayang kainin yan. Ang bigay natin nun, 5 euro din. Pag ako mag-deliver, siyempre, medyo malayo, 10 euro dahil siyempre may gasolina tayo doon. Eto naman kay Betty. Eto, 2 kilo itong ampalaya. Tayo po ay magdi-deliver na. At full pack ang ating scooter. Eh, yung 5 euro, sabihin natin sa 50 lang ang palitan, ay maliwanag na 250 pesos yun. Kaya dahil may kalendaryo tayo dito, sinusunod ko dyan yung kung sinong tao na dinalahan ko, kung magkano kinita ko. Umabot lang tayo ng almost 2,000 euro. More or less 100,000 sabihin natin. Pero talagang sobra talagang hirap din. Dahil nga siyempre, yung mabitas ka, mag-isa lang naman ako, mag-deliver kung saan-saan. Kaya okay, masaya naman tayo sa ganong buhay. Ang akin naman doon ay parang makita nung iba yung trabaho natin dito na hindi lang kumbaga yung aasa tayo doon sa trabaho natin na pangkaraniwan kung pwede tayong gumawa ng mga extra trabaho na pagkakakitan. Bakit bang hindi? Sa atin pong mga kaibigan, mga kababayan, na sana ay mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel, Lino Mandigma TV. Mag-subscribe din po kayo sa OG channel. Maraming salamat! If you have an inspiring story tulad ito, email us at stories.onlygood@gmail.com at huwag kalimutan mag-subscribe dito sa OG channel. Thank you for watching!